narito mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Restriksyon sa Cebu City mas pinahigpit kasabay ng MGCQ hanggang katapusan ng Oktubre. Top 3 most wanted sa Leyte, Kimas Rehas na. Dalawang truck nagsalpukan sa Pangasinan, driver at pahinante na ospital. COVID-19 cases sa Batangas, umabot na sa 7,000. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen, Karen Oyo. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anong mang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng MBC station sa buong Pilipinas. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na mga balita sa buong Pilipinas. MBC Network News! Report mula sa DYRC Action Radio Cebu, mas pinaluwagan pa ang restriksyon sa lungsod ng Cebu kasabay ng extension ng Modified General Community Quarantine Status hanggang sa katapusan ng Oktubre. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni RH Jovi Tinitigan. Mas pinaluwagan pa ang restriksyon sa lungsod ng Cebu kasabay ng extension ng Modified General Community Quarantine Status hanggang sa katapusan ng Oktubre. Nagpalabas si Cebu City Mayor Edgardo Labella ng Executive Order No. 94 na naglalaman ng mga bagong guidelines. Kabilang dito ang pagtanggal na ng liquor ban, subalit hindi pa rin pinapayagan ang pagtitinda ng mga alak sa bar, mga nightclub at beer houses dahil hindi pa rin ito pinapayagan na makapag-operate. Subalit patuloy na ipapatupad ang stay-at-home order sa mga senior citizens at 21 anyos pababa. Samantala, 25 private schools sa Central Visayas ang nagpasa na ng report na hindi sila magbubukas sa school year 2020-2021 dahil sa epekto ng COVID-19 crisis. Inihayag ni DepEd Central Visayas Director Salustiano Jimenez na 23 ang sa Cebu na mula mismo sa Cebu City, Naga City, Mandawi City, Talisay City, Danau City, Toledo City at Carcar City at tig-isa naman sa Bohol at Negros Oriental. Ayon kay Jimenez na sa 119 na private school sa Region 7, halos 900 na ang nakasecure ng special permit to operate. Yan ang latest mula rito sa Cebu. Jovelyn sa Tinitigan ng DYRC Action Radio, nag-uulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Arestado sa Leyte ang isang lalaki na mayroong 4 na kaso ng rape. Ayon sa Leyte PNP, ang suspect na ito ang number 3 most wanted person sa lalawigan. Kung bakit at gaano kalaking haga, tutukan sa balita ni RH32, Jamie Angay-Angay. Isang lalaki na may kaso na 4 na bilang ng rape, arestado ng Philippine National Police sa Leyte. Kinilala ni Palau Leyte PNP Chief of Police Major Aldo Minjula na akusado na si Pilric Aralar Acevedo, 25 anos, may living partner, self-employed, residente ng Barangay San Miguel, Palau Leyte. Siya kinukonsidera na rank number 3 na most wanted person sa Leyte. Nahuling akusado ng PNP Palau, Tacloban, Leyte, PNP Region at CIDG Biliran sa Barangay Santa Cruz, Palau Leyte. Walang piyansan na rekomenda ang korte sa dalawang kaso laban sa akusado at 200,000 pesos naman sa dalawang kaso. Sa ngayon, nasa Palau Leyte PNP lock-up seal na ito. Nabatid ang warrant of arrest. Inisyon ni Rabon Eligio P. Pitilla, presiding judge ng RTC, Branch 44, Bulwaga ng Katarungan, Tacloban City. Mula dito sa Tacloban, sa lalawigan ng Leyte at DYVL Action Radio, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News!
Dalawang truck ang nagsalpukan sa Pangasinan kahapon. Ang driver at pahinante isinugod sa ospital. Yan at iba pang mga detalye sa Pangasinan sa report ni RH38, Freddy Fajardo. Wadya ra su balita jay luyag na Pangasinan. Wasak ang harapang bahagi ng forward truck na minamanihon ni Ruel Alcacid, 42 anyos may asawa, residente ng Barangay Puting Bato, Antipolo City, kasama ang kanyang pahinante na si Paul Ibalia, 28 anyos, tubong Barangay Gumutan, Alegria, Surigao del Norte, at kasalukuyang naninaraan sa Barangay Tinajeros, Malabon City, habang natumba naman ang nabangga nilang truck na kargahan ng manok na minamanihon ni Melvin Apable, 31 anyos, ng Barangay Pulilio, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa investigasyon, alas 11:45 ng gabi, tinatahak ng dalawang truck ang Provincial Highway sa Barangay Catablana patungong Kanlura ng pagdating sa Kantoy Lumico, Pakanan, ang minamanihong truck ni Apable at bumangga dito sa kanang hulihang bahagi ang humaharurot na truck ni Alcacid dahilan upang matumba ang truck ni Apable at nagresulta ng pagkawasak ng harapang bahagi ng kanilang truck na ikinasugat ni Alcacid at pahinanting si Ibalia na ngayon nagpapagaling sa paggamutan habang bahagyang sugat lamang ang tinamo ng truck driver na si Apable. Samantala sa bahay ng mga dan, 63 anyos na lolo, naglason, patay. Wala nang buhay ng matagpuan sa loob ng kanyang inuupahang kwarto sa Barangay Gigilunin. Ang biktimang kinilalang si Rogelio Bianson, 63 anyos, ambulant vendor. At sa investigasyon, alauna ng hapon ang masilip ng may-ari ng bahay na si Jasper Abrugar, ang nakahigang biktima na bumubula ang bibig. Kaya agad siyang tumawag sa empila ng pulisya at natagpuan isang bote ng insecticide na nakabukas na at wala ng laman at sa post-mortem examination ni Dr. Kate Azili Biray, ang Municipal Health Doctor, sa ilang oras na rin patay ang biktima nang ito'y matagpon at hindi rin kinakita ng anumang sugat o pasa sa katawan at pagkalaso ng nakikitang dahilan ay kinamatay nito at inaalam pa ang dahilan ng pagpapatiwakal ng biktima. Yan ang mga balita sa Pangasinan. Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat sa DCRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Wala nga pa rin ang pagbabago ang bilang ng COVID-19 cases sa Batangas. Sa huling datos ng Department of Health of Batangas, umakyat sa mahigit 7,000 ang kaso ng COVID-19. Mula sa Batangas City, pumalo na sa mahigit 7,000 ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa datos ng Department of Health o DOH Batangas, umakyat na sa 7,015 bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa lalawigan matapos makapagtala ng 108 bagong kaso kahapon. Kabilang sa mga bagong kaso ay 29 mula sa Santo Tomas City, 24 sa Batangas City, 18 mula sa Lipa City, 10 sa Tanawan City at Mataas na Kahoy, 5 mula sa Rosario, 3 sa Balayan at Taal, 2 sa Ibaan at Tigi isa naman mula sa Bawan, Lemery at Tui. Mula sa nasabing datos, 1,041 ang symptomatic, kung saan 1,023 ang mild, 15 ang severe at 3 ang critical, habang 1,186 ang asymptomatic. Nabawasan ang bilang ng naka-home quarantine mula sa mahigit 2,000 noong mga nakaraang araw at buwan. Bumaba nito sa 1,702 habang nasa 779 na ang nasa isolation facility, 156 ang nasa ospital. Samantala, nasa 13,300 at isa pa ang suspect at 173 na ang iniulat na nasawi. Sa Batangas, naungusan na ng lungsod ng Santo Tomas ang Batangas City sa may pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19. Ayon sa datos ng Department of Health o DOH Batangas, mula sa Kabuanga, 2,857 na aktibong kaso sa buong probinsya, umabot na sa 479 ang bilang ng kaso ng COVID sa nasabing lungsod. Pumapangalawa naman ang Batangas City na may 417 aktibong kaso, na sinundan ng Tanawan City na may 412. Nasa 168 naman ang aktibong kaso mula sa lungsod ng Lipa, 185 mula sa Bawan, 161 ang sa Calacat. Humahabol naman ang Malbar na may 117. Nakapagtala naman ng mahigit sa 100 ang bayan ng Talisay na may 104 at Balayan na may 101. Yan ang mga balita mula sa Batangas, RH35. Renz Belda nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. At yan ang mga pangyayari na natutukan ng lahat ng MBC stations sa buong Pilipinas. Tuloy lang ang tutok dahil kami ay nakabantay saan man sa bayan. Karen O. Yong, naglilingkod sa pagbabalita.
Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen, Karen Oyong. MBC Network News.